Ang storyang ito ay tungkol sa 34 years old na lalaki na walang trabaho at iba pang magandang nangyayari sa kanyang buhay. Nang siya ay biglang masagasaan ng truck at naisikay sa pinabagong mundo bilang isang talentadong magician. Dito ay nangako siya sa kanyang sarili na ayusin niya na itong second chance niya in life. Meron na nga din palang season 2 ito na ongoing at kung gusto mong masubaybayan yon or gusto mong maintindihan ang kwento na napanood mo dati ay panoorin mo to. Personally, ito ang masasabi ko na isa sa mga pinakamagandang isekai anime story na nagawa at nanggagaling yan sa amin na ang daily life ay panonood ng anime, pagbabasa ng manga at paggawa ng mga anime reviews at recaps. Kaya naman sana ay subaybayan nyo ito hanggang huli. Ako nga pala ulit si Unichan Prinsu at ito ang istorya ng Season 1 ng Jobless Reincarnation. Tara, simulan na natin. Ay pero bago pala tayo magsimula, ay shoutout muna sa ating mga Senpai tier members. Salamat sa solid niyong suporta. Matapos masagasaan ng truck ang isang tamad at unemployed na lalaki, siya ay pinanganak muli sa panibagong fantasy na mundo. Ang pangalan niya doon ay Rudeus Greyrat or Rudy for short. Ang tatay niya ay si Paul Greyrat, isang mahusay na swordsman at ang nanay niya naman na si Zenith ay isang healer. So naging baby na nga siya ulit at napakapilyo at manyakol pa nga minsan. Yon ay dahil na-retain niya ang kanyang mga memorya mula sa dati niyang buhay. At dahil nga doon ay natuto din siya agad magbasa na nag-allow sa kanya na matuto ng isang magic mula sa isang magic book na nahanap niya. Laking tuwa naman ng mga magulang niya. Well, more on yung magician na nanay niya dahil mukhang talentado ang kanilang anak. Kaya naman nag-hire sila ng isang veteran na adventurer bilang magic instructor na nagngangalang Roxy Migurja. Bale mukha lang bata yan kaso don't judge a book by its cover ka nga. Nung unang makita ni Roxy si Rudy ay nagdadalawang isip pa siya na turuan siya dahil sa tingin niya masyado pa itong bata. Pero noong nakita niya na madaling nakakapag-cast ng spell si Rudy kahit na hindi na nagcha-chant, ay na-convince na din siya na talento nga si Rudy at pumayag na turuan na siya. Habang nagpa-party sila sa pag-welcome kay Roxy, sinabi ni Rudy na gagalingan niya at hindi niya sasayangin itong second chance niya sa buhay. Magkakaroon daw siya ng makabuluang buhay at mag-effort lagi para mag-improve. Naalala ni Rudeus ang napakawalang kwentang buhay niya dati, kung saan mababa ang tingin sa kanya ng lahat. Umaasa lang siya sa sustento ng ibang tao at wala siyang ginawa kundi mag-computer lang at maglaro ng lato-lato sa kwarto mag-isa. Naalala niya din ang pagpapalaya sa kanya at ang pagkasagasa sa kanya ng truck upang iligtas ang mga estudyante. Nagdaan ang ilang mga buwan at patuloy na nag-improve si Rudeus sa magic sa tulong ng kanyang magic teacher na si Roxy. Buong panahon din ito ay sinasanay din siya ni Paul sa swordsmanship, pero pagdating naman doon ay mabagal ang kanyang improvement. Habang ang pagkamanyak niya naman ay class S pa din ang rank. Pagdating ng 5th birthday celebration ni Rudy ay nagparty sila, ngunit biglang inannounce ni Roxy na naturo niya na daw ang lahat ng kaya niya ituro kay Rudy at oras na para sa kanyang graduation. Sa sumunod na araw ay kinailangan nilang umalis ng bahay para sa exam, pero nalaman natin na may trauma pala siya sa paglabas ng bahay dahil sa mga pinagdaanan niyang pambubuli sa dati niyang buhay. Yun din ang isang malaking dahilan kung bakit hindi siya lumalabas ng kwarto dati. Pero nung lumabas sila ni Roxy, ay napansin niya na madali lamang nakakapag-interact si Roxy sa ibang mga tao kahit na hindi siya taga doon at hindi gaano accepted ang lahi niya dahil demon ang race ni Roxy. Nabigyan naman ng lakas ng roob si Rudy dahil dito. Nagsimula na ang exam at nakapag-summon si Rudy ng napakalakas na bagyo. Natuwa naman si Roxy at in-acknowledge niya ang mga narating ni Rudy sa loob lamang ng konting panahon at siya daw ay nakapasa na sa test. Matapos ang exam na yon ay umalis na din si Roxy upang ipagpatuloy naman ang sarili niya namang journey at para mapa-improve palalo ang sarili niya. Malungkot si Rudy sa kanyang pag-alis pero siya ay nagpasalamat sa lahat ng mga naitulong niya sa kanya. At syempre, kumuha ng souvenir si Rudy. At dahil nga nawala na ang trauma ni Rudy sa paglabas ng bahay, kaya niya na mag-enjoy sa paglalaro sa labas. Habang nasa labas ay mainiligtas siyang half-elf na binubuli ng ibang mga bata. Naging matalik niyang kaibigan ang batang ito na nagngangalang Sylphie. Dumating din ang time na tinuruan din ni Rudy ng magic si Sylphie at nagsimula din ito ng kanyang training.
Pagkalipas ng 6 na buwan ay makikita natin na magkaibigan pa din sila at patuloy ang pag-improve ni Sylvie. Isang araw, inabutan sila ng ulan kaya umuwi sila sa bahay nila Rudy para magbanlaw. Noong maliligo na sila ay pinipilit ni Rudy na sabayan na siya ni Sylvie sa pagligo dahil sa isip niya ay hindi naman dapat yun ikahiya. Pero nung hinubaran niya siya ay nagulat siya nung nalaman niyang babae pala ang kaibigan niya at hindi lalaki. Ang buong pangalan niya pala ay Sylviette. Nagilty si Rudy sa nangyari at humingi siya ng tawad kay Sylviette, ngunit hindi ito makatingin sa kanya na lalo naman nagpagilty kay Rudius. Matapos ang ilang araw ay lumapit na si Sylviette sa kanya at ang dalawang magkaibigan ay nagkabati na din. Natuwa si Rudius na nagkaayos na din sila ng una niyang kaibigan sa kanyang bagong buhay. Sa sumunod na episode ay makikita natin ang Grey Rat family na masayang nalaman na buntis pala si Zenith. Pero mabilis lang natigil ang kasiyahan matapos ang ilang araw noong sinabi ng maid nila na si Lilia na siya din daw ay buntis na. At ang tatay ay si Paul. Ay nako, may pinagmanahan talaga si Rudy. Nagalit si Zenith kina Paul at Lilia at papalayasin niya na dapat ang kanyang maid at papauwiin ito sa kanyang hometown. Ngunit nagdadalawang isip ito dahil hindi maganda ang panahon at baka mamatay ito sa mahabang paglalakbay. Naisip naman ni Rudy na ayusin ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang nanay na hindi niya daw gustong mawala ang kapatid niya at diniin ni Rudy ang sisi kay Paul at biktima lamang daw si Lilia. Tinanggap na lang din naman ni Paul ang lahat ng sisi kaya matagal siyang natulog ng mag-isa. Dahil din sa ginawa ni Rudy ay nakuha niya na ang buong pasasalamat at tiwala ni Lilia. Makalipas ang ilang buwan ay pinanganak na ang kanyang mga kapatid na babae na sina Norn at Aisha. Nakatanggap naman ng letter si Rudy galing kay Roxy na iniimbitahan siya sa Ranoa Magic Academy upang mapa-improve ang kanyang magic. Nung nalaman ito ni Sylviette ay nalungkot ito at ayaw pumayag na mawalay sa kanyang kaibigan. Kaya naman nahirapan si Rudy sa pagdedesisyon. Ang klinge. Kinausap ni Rudy ang kanyang ama na gusto niyang mag-aral at kung pwede daw ba na pag-aralin din daw nila si Sylvie. At kung hindi nila afford ay tulungan niya daw siya upang makahanap siya ng trabaho. Ngunit napansin ni Paul na baka maka-apekto ng masama sa pag-improve ni na Rudy at Sylvie ang masyadong pagiging dependent nila sa isa't isa. Kaya naman nagdesisyon ng kanyang mga magulang na maghiwalay muna sila at pinagkatiwala siya sa dati nilang kaparty sa adventure na si Ghislaine na isang beast woman. Ayaw pumayag ni Rudy dito nung una pero bigla siyang inatake ni Paul at sila ay naglaban. Madali naman natalo si Rudy at pagkagising niya, magkasama na sila ni Ghislaine at nakaalis na ng village. Sa puntong ito ay si Ghislaine na ang tagapangalaga ni Rudius at siya din ang magiging swordmaster niya habang wala si Paul. Binasa naman ni Rudius ang pinatabing liham ng kanyang ama at sinabi na kinuhaan siya nito ng trabaho bilang magic teacher ng isang prinsesa. Ito nga ay upang makaipon siya sa pagpapaaral kay Sylvie na nirequest niya. Gunit sinabi din ni Paul para makapag-focus siya sa kanyang ginagawa ay pinagbabawalan niya itong umuwi sa loob ng 5 taon. Grabe no, 7 or 8 years old pa lang si Rudy sa panahon na to tas ganun agad. Dumating na sila sa kanilang destinasyon na ang City of Roa at na-meet na ni Rudy ang kanyang employer na nagngangalang Philip Boreas Greyrat. Siya ang mayor ng City of Roa at pinsan din ng kanyang ama. Ang trabaho ni Rudius ay turuan ng magic ang kanyang anak na si Eris. Pero unang meeting pa lang nila ay nakita na napakamaldita at bayolente nito kasi bakit daw mas bata pa sa kanya ang magtuturo sa kanya. At dahil mukhang hindi magagawa ni Rudius na maturuan ito ng effectively sa normal na paraan, ay nag-isip ito ng plano upang makuha ang tiwala nito. Matapos makuha ang blessing ni Philip, ay itinuloy niya ang kanyang plano na mag-setup ng fake na kidnapping para mas magtiwala si Eris sa kanya at sa kanyang kakayahan. Ngunit matapos ang ilang sandali, ay tila ba lumalabas na sila pala ay nadakip ng mga totoong kidnappers at sila ay sinasaktan ng totoo. Gamit naman ang mabilis na pag-iisip at paggamit ng mahika, ay nagawa nilang makataka sa pagkakakulong at nakuha niya din ang kooperasyon ni Eris.
noong pagbalik nila sa City of Roa, napag-alaman nila na ang may pakana pala nitong kidnapping at ang kaalyansa ng mga kidnapper ay isa palang servant nila Philip. Kinalaban ni Rudy ang mga kidnapper upang iligtas si Eris at napuruhan niya ang mga ito. Ngunit nung patakas sila ay muntikan na siya madeds noong naging careless siya. Buti na lang at dumating si Ghislaine just in time upang iligtas sila at mapatay ang mga kidnappers. Noong nakabalik sila sa bahay ay tuluyan nang tinanggap ni Eris si Rudeus bilang ang kanyang teacher. Malaki ang pasasalamat ni Philip sa pagligtas ni Rudeus sa kanyang anak na si Eris. Ngunit winarningan niya ito na itago ang kanyang connection sa Grey Rat family upang maiwasan ang pag-target sa kanya sa hinaharap. Sa mga susunod na araw, tinuturuan ni Ghislaine sina Rudy at Eris ng swordsmanship skills upang mapalakas sila sa combat. Habang si Rudeus naman ang nagtuturo sa kanilang dalawa ng magic, pagbabasa, pagsusulat at matematika. Pero dahil nga sa personality ni Eris, madalas siyang tamarin at tumakas pagdating sa mga subject na hindi konektado sa pakikipaglaban. Upang hindi ma-burnout si Eris ay nagbigay siya dito ng one day off every week upang makapag-recharge at relax. Namasyal sila sa city noong nag-day off at naisip ni Eris na bilhan ng mamahaling libro si Rudeus na kanyang tinitignan. Sinabi ni Eris na papabayaran niya na lang yon sa kanyang pamilya. Ngunit tumanggi dito si Rudeus at sinabi niya kay Eris na manghingi siya ng allowance sa kanyang ama na pwede niyang maipon. Ginawa yon ni Eris at matapos ang ilang araw ay nakaipon siya at binilan niya si Rudeus ng potion na tinitingnan din ni Rudeus nung namamasyal sila. Lingid sa kaalaman nila Ghislaine at Eris, ang potion na yon ay isang aphrodisiac. Sa sobrang excitement at pagkakaba ay nabasag ni Rudeus ang bote at kinumpronta tuloy siya na i-reveal kung ano yung laman nun na nagdala ng awkward pero nakakatawang conclusion. Noong papalapit na ang 10th birthday ni Eris, in-approach si Rudeus ng dance teacher ni Eris na kung pwede daw ba na kumuha siya ng ilang oras sa teaching time niya upang makapag-focus ito sa pag-improve ng kanyang sayaw. Importante daw na maayos yun ito dahil kung hindi ay mapapahiya ito sa mga bisita. Pumayag naman si Rudy doon. At dahil nagka-free time si Rudeus, ginamit niya ang opportunity na yon upang mag-aral ng iba't ibang lingwahe sa bagong mundo na yon. Napag-alaman naman ni Rudy na lagi lang palang tinatakasan ni Eris ang kanyang dancing lessons at gusto na nitong sumuko. Ngunit in-encourage ito ni Rudeus at tinulungan niya ito sa kanyang pagpapractice dahil doon ay nagpatuloy na ulit si Eris. Habang ginagawa ni Rudeus yon, ay patuloy pa rin ang pag-aaral niya ng iba't ibang lingwaya sa tulong nila Ghislaine para sa Beast Language at Roxy sa Demon Language. Pinadalan siya nito ng Demon Language book na siya mismo ang nagsulat upang may magamit si Rudeus. Si Eris naman ay hindi pa din gaano nagpo-progress sa kanyang pagsasayaw. Dumating na ang birthday party ni Eris at hindi niya nagawa ng maayos ang sayaw habang may kapartner. Noong napapahiya na siya at pinag-uusapan na, ay lumapit si Rudeus at inoffer na siya daw ang kanyang maging dance partner. Ginaid siya nito sa buong sayaw at pina-integrate sa kanya ang kanyang mga fighting moves. Naging successful sila doon at na-impress ang mga tao. Ilang araw matapos ang celebration, nahuli ni Rudeus ang lolo ni Eris na si Saurus Boreas Greyrat na nakikipaglaro sa maid. Matapos yon ay nabanggit ni Saurus kay Rudy ang pagkabahala niya sa isang misteryosong sphere na nasa langit. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon na din ng 10th birthday party para naman kay Rudeus. Nagtipon doon ang mga servants pati ang pamilya ni Eris upang magdiwang. Natuwa si Rudeus doon ngunit nadismaya siya nung nalaman niya na hindi nakapunta ang kanyang pamilya dahil sa pagtaas ng mga monster attacks sa buong bansa. Ang trabaho kasi ng tatay ni Rudeus na si Paul ay ang pagiging knight o protector ng kanilang village. Natouch naman siya nung nag-effort si Eris na mapagawan siya ng high quality na staff na natanggap niya bilang regalo. Nag-usap si na Rudeus at Philip at nabanggit ni Philip na gusto niyang mapakasalan ni Rudeus si Eris at maging successor siya ng kanilang pamilya. Bali dito sa kanila pala kasi pag cousin or lalo na pag second cousins ay pwede yun magpakasal, lalo na sa mga nobles.
Anyway, hindi pumayag doon si Rudeus dahil alam niya na baka maging political puppet lang siya. Kinagabihan ay nakita ni Rudeus si Aerys sa kanyang kwarto. Papayag daw si Aerys na makipaglambingan ng konti lang. Pero nahirapan magpigil ang ating bida at napasobra siya kaya nakatikim siya ng malupit na combo. Napagtanto naman ni Rudy na mali talaga siya doon at nangingi siya ng tawad. Pinatawad naman siya ni Aerys dahil special day daw yon at papayag lang daw siya after 5 years pag malaki na sila. Matapos ang ilang araw, dumilim ang langit at napuno ng mana. Napansin naman ito ng mga tao. Napansin din ito ng legendary hero na si Lord Pirugius at tinatasan niya ang kanyang servant na si Aromanfi para mag-imbestiga. Napansin din ni Rudeus ang langit habang pinapractice ni Rudeus ang kanyang bagong staff sa field. Nang bigla na lang inatake ni Aromanfi si Rudy sa pagkaakala na siya ang may dahilan nun. Prinotektahan naman siya ni Ghislaine. Habang nangyayari yon ay may humampas na napakalaking beam of light na tumama sa buong lugar. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang itsura ng bida sa nakaraang buhay niya. Inisip niya din na namatay na naman daw ba siya. Dito sa lugar na ito ay may kumausap sa kanya na pinapakilala ang sarili niya bilang ang Man God. Matagal na daw siyang pinapanood nito dahil interesting ang buhay niya. Ni-reveal niya din na hindi pa patay ang ating bida at kinakausap lang siya nito sa panaginip. Akala ng ating bida na ang kausap niya din ang nag-reincarnate sa kanya sa bagong mundo, pero hindi daw dahil ang gumagawa daw noon ay yung Evil Dragon God. Pinaliwanag dito na ang tumama daw sa kanila ay isang large-scale mana calamity na nagpa-teleport sa kanya. At bibigyan niya siya ng advice dahil ang babagsakan niya ay napakadelikadong lugar na tinatawag na Demon Continent. Ang advice niya ay pagkagising niya daw ay magtiwala siya sa lalaking kasama niya. Nung nagising siya ay nakita niya si Aerys sa tabi niya at nakita niya din ang isang lalaki na may green na buhok at gemstone sa noo. Siya ay si Ruigerd Superjah. At oo, siya ay galing sa Superjah Race. Isang race na kinakatakutan sa buong mundo dito sa anime na to. Syempre natakot si Rudeus nung una niya itong nakita. Ngunit mabilis namang nagbago yon dahil may utang na loob siya doon dahil niligtas niya sila. Nalaman natin na napunta pala sila sa northeast ng Demon Continent, Bigoya Region. Nangako naman kaagad si Ruigerd na tutulungan daw niya silang makabalik sa lugar nila dahil magiging kahihiyan daw siya sa race niya kung hindi niya gagawin yon, na nagpataka naman sa ating bida. Nung nagising si Aerys ay napasigaw ito sa sobrang takot dahil kay Ruigerd at napaiyak ito. Grabe kasi talagang reputation ng Super Drake sa mundong ito. Matapos ang ilang sandali at matapos malaman ni Aerys na hindi naman pala totoo ang kwentong na mga wild at nangangain ng tao ang mga galing sa Super Drace, ay naging magkaibigan na din sila nito. Kinabukasan ay nagsimula na ang kanilang paglalakbay pabalik. Mahaba ang nilakad nila buong araw at habang naglalakbay ay pinoprotektaan sila ni Ruigerd sa mga halimaw. Nalaman din natin na ang gem sa kanyang noo ay isa palang mata at binibigyan nito ng abilidad si Ruigerd na makita ang ibang mga nakatago na halimaw. Inoffer naman nila Rudeus ang tulong nila sa laban pero sabi ni Ruigerd na ipaubaya na lang daw ito sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay dumating sila sa isang village. Sinubukan nilang pumasok ngunit hindi pumayag ang bantay ng village na si Rowin. Dito din natin nalaman na ang race nila Rowin ay meagered at kaya nilang makipag-usap gamit ang kanilang isipan or telepathy. Dumating naman ang village chief at habang nag-uusap ay nalaman natin na si Roxy pala ay nanggaling sa village na yon at tatay niya si Rowin. 20 years na daw silang walang balita kay Roxy na nagpataka naman kay Rudeus. Doon sinabi ni Rowin na ang meagered race ay kayang mabuhay ng hanggang 200 years old at magpo-44 years old na daw pala si Roxy. Sa sumunod na eksena ay nag-usap ang grupo ni Rudeus at ang village chief. Tinanong sila nito kung paano sila makakabalik. Sinabi naman ni Ruigerd na paprotektahan sila nito hanggang makauwi sila at gagawin niya daw ang lahat kahit pa ang pagpatay sa mga tao ng buong city. Sinabi naman ng chief na hindi nag-iisip ng maayos si Ruigerd pag may mga involved na bata.
at dapat daw ay mas maging maingat siya upang makamit ang goal niya na malinis ang masamang reputasyon ng Super Dries. Tinanong naman ni Rudius kung totoo daw ba na pinatay ng Super Dries ang kanilang mga kalaban pati na ang mga kakampi at isa't isa noong war 400 years ago. Nagalit naman itinanggi yun ni Ruijerd. Binitray lamang daw sila ni Laplace. Binigyan daw sila nito ng mga spears na nagbigay ng kakaibang lakas sa kanila. Ngunit di nagtagal ay bigla na lang nilang inatake ang kahit sinong makita nila, maging kakampi man o kalaban. Hanggang sa pati nga ang mga pamilya at ibang mga mahal nila sa buhay ay napapatay nila. Nasabi din ni Ruijerd na nanggaling ang spear niya sa kanyang anak na inalay ang kanyang buhay upang maalis ang curse sa kanya. Pero kasalanan pa din daw yon ng race nila dahil nagtiwala sila kay Laplace, kaya misyon niya na ayusin ang reputasyon nila bilang chief ng kanilang village. Nangako naman si Rudius na gagawin niya ang best niya para matulungan si Ruijerd. Kinabukasan ay nagpaalam na sila sa mga magulang ni Roxy. Nagpasalamat din sila Rowan dahil alam nilang nasa mabuting kalagayan ang anak nila. Habang naglalakad ay naisip ni Rudius na namove siya sa pinagdaanan ni Ruijerd. Kaya naman habang pinoprotektahan sila ni Ruijerd sa labas ng mga town ay tutulungan naman nila siya sa loob nito. Matapos yon ay nagpatuloy na ang paglalakbay ng ating mga bida. Ilang araw ang nakalipas, dumating sila sa town ng Rikarisu. At sa gate nito ay naririnig nila ang mga gwardya na nagbabantay sa isang tao na tinatawag na Dead End. Sinabi naman ni Ruijerd na siya daw yon at ayon ang bansag sa kanya ng iba. Na problema naman sila kung paano sila makakapasok. May naisip naman na plano si Rudius at kinulayan niya ang buhok ni Ruijerd upang magmukhang galing siya sa Migordia race. Inestablish na din nila ang grupo nila bilang adventurers. Sinubukan nilang kumuha ng mga quest upang makakuha ng pera sa pang-araw-araw. Ngunit dahil newbies pa lang sila, ay puro maliliit na bayad na task lang ang kaya nilang tanggapin. Kulang pa daw yon sa pangkain at tutulugan nila. Nagbigay naman ulit ng payo ang godlike entity kay Rudius at sinabihan siyang tanggapin ang quest na naghahanap sa nawawalang pet. Habang nag-iimbestiga ay napag-alaman nilang may group ng adventurers na nagkikidnap ng mga pets at pagmumukain nilang nahanap nila yon upang makuha ang mga rewards. Madali naman natrap ng ating mga bida ang mga ito sa pader. Noong kukuha na ng impormasyon si Rudius sa isang adventurer ay kinatake siya noon. Dahil doon ay walang alinlangan na pinugutan agad ni Ruijerd ang adventurer na yon. Hindi sumang-ayon si Rudius sa ginawa niya at nagbigay siya ng strict rule na ang pagpatay lamang ay gagawin as a last resort pag gagamitin as a self-defense. Matapos noon ay manaisip na plano si Rudius na gawing kakontsaba ang mga kriminal na adventurers kapalit ng kanilang kalayaan. Sila ang tatanggap ng mga high rank na mga quest, ngunit sila Rudy ang tatapos upang makapag-ipon ng pera. Dahil dito ay nakilala na lalo ang kanilang grupo. Sa sumunod na eksena, pinapakita si Roxy na naghahagilap ng balita tungkol kay Rudius at kanyang pamilya. Ito ay matapos na tumama ang mana surge sa Fitoa region. Na-meet naman ni Roxy ang dating kasamahan ni na Paul at Zenith noong adventurers pa sila. At napag-alaman natin na bukod kina Paul at ang kapatid ni Rudius na si Norn, sina Lilia, Aisha, Zenith at Sylphie ay nawawala. Balik tayo kina Rudius at makikita natin na sila ay tumatanggap ng quest sa isang forest upang mag-hunt ng isang monster. May nasalubong silang dalawang party ng adventurers na kakompetensya nila sa quest. Pero ilang sandali lang ang nakalipas at naambush ang isang grupo ng mga batang adventurers. At dahil protective sa mga bata si Ruijerd, ginusto niya agad na tulungan ang mga ito. Ngunit sinabi ni Rudius na maghintay muna sila until the final moments upang may impact ang kanilang pagligtas. Ngunit laking gulat nila nung natuluyan agad ang isa sa mga adventurers. Niligtas nila ang dalawa pang natitira at kinumpronta siya ni Ruijerd kung bakit niya siya pinigilan. Na-realize naman ni Rudius ang pagkakamali niya at humingi ito ng tawad sa kanila.
Matapos ang ilan pang sandali ay nakita na nila ang hinahanap nilang monster na nag-wipe out naman sa isa pang grupo ng adventurers. Matapos ang intense na laban ay nagawa nila Rudeus na matalo ito. Pagbalik nila sa Ricarizo City upang kunin ang rewards, kinumpronta naman sila ng isa pang adventurer na nadiskubre ang kanilang scheme na pagpapalit ng quest sa ibang adventurers. Binlockmail sila nito at hinihingi ang 50% ng kanilang makukuha na rewards sa lahat ng kanilang kukunin na quest moving forward. Ito daw ay para hindi sila maban sa Adventurers Guild. Noong papatayin na ni Rudeus ang Mokong, ay nireveal na ni Ruijard na siya nga ay isang supergiant at ang tunay na dead end. Pinagbantaan niya yon na kung mapag-aalaman niyang nireveal niya ang nalalaman niya, ay hahanapin niya ito at tatapusin siya. Dahil na alert ang otoridad kay Ruijard, sila ay umalis na ng city. Nagkaayos na sina Rudeus at Ruijard at sinabi ni Rudy na mas nagtitiwala na siya ngayon sa kanilang dalawa. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at napunta sila sa isang coastal city sa edge ng Demon Continent. Lingid sa kaalaman ni Rudy ay padating na din pala si Roxy sa lugar na yon kasama ang mga kasamahan dati ni Napol. Dumating na sina Roxy sa city upang hanapin si Rudeus at ang iba pang pamilya niya. Balik naman tayo sa ating bida at makikita nating na may problema sila dahil sa pagiging supergiant ni Ruijard. Dahil sa masamang reputasyon ng lahi nila ay napakataas ng singil sa kanila ng boat ride. Habang naghahanap ng solusyon, binisita siya ulit ng godlike entity sa kanyang panaginip. Inatasan siya nito na kumuha ng pagkain sa isang lugar at dumaan sa isang bakali. Makikita naman natin na nagkakasilisi sila lagi ni Roxy. Pagdaan niya sa bakali na daladala ang pagkain, may na-encounter siya na gutom na pulubi sa daan. Binigay niya dito ang dala niyang pagkain at nabuhayan ito at nagpakilala bilang ang Demon Empress na si Kishirika Kishirisu. Medyo nakakabulol yon. Bilang pasasalamat nito sa pagligtas ng kanyang buhay, binigyan niya si Rudeus ng Demon Eye na nagbibigay sa kanya ng abilidad na makita ang future ng ilang segundo in advance. Napakalaking tulong nito lalo na sa mga high speed na bakbakan. Noong una ay hindi niya pa alam kung para saan yon, ngunit nagamit niya ito bigla upang mailigtas ang isang lalaki na mababagsakan ng paso sa ulo. Naglaan siya ng isang linggo upang makasanayan ang mata na ito at matapos ang isang linggo gamit ang Demon Eye ay nakaya niya na mahigitan sa sword fighting si Ares na ikinalungkot naman ito. Sinubukan niya naman si Ruijard ngunit dalamog pa din siya. Isang gabi ay naisipan ni Rudy na ibenta na ang mahal niya na staff upang makalikom ng pambayad sa pamasahe ni Ruijard at makauwi na sila ni Ares sa kanilang lugar. Pinigilan naman siya ni Ruijard at nag heart to heart talk sila ulit doon at sinabing mag-rely din siya sa kanya. Lumapit naman sa kanila ang lalaking niligtas ni Rudy kanina at nagpakilala ang si Gallus Cleaner. Sa sumunod na eksena, makikita natin sina Roxy kasama ang dalawa niyang kumpanyon na sina Tallhand at Elinalis Dragon Road na nagsa-search sa city at naghahanap ng mga traces at clues ng location ng family members ni Paul. Hindi pa din nila alam na nasa iisang city na lamang sila at lagi lang silang nagkakasalisi. Hindi rin siya makakuha ng impormasyon kasi gumagamit ng ibang pangalan si Rudeus noong mga panahon na ito. Habang iniikot ang city ay nakita niya din na nag-i-sparring sina Ares at Ruijard. Pinanood niya sila ng kaunti hanggang sa mapansin siya. Dali-dali naman siyang tumakbo dahil sa isip niya ay parehong mga supergiant yon. At dahil wala silang napala sa paghahanap nila doon, sila ay naglakbay na sa ibang mga towns. Sa sumunod na eksena, makikita natin na makakaalis na din sila Rudeus sa barko dahil tinulungan sila ni Gallus na ma-smuggle sa ship si Ruijard. Ang kondisyon naman ay kailangan daw nilang tulungan si Gallus na makuha ang kanilang mga goods sa Zantport. Pagdating nila sa Zant ay tutuparin na agad ng ating bida ang task na yon. Kaya't in-infiltrate ni Rudeus ang hideout ng mga smugglers. Laking gulat niya naman na malaman na ang goods pala na sinasabing kailangan niyang ma-procure ay mga beast children na kinidnap ng mga smugglers.
At dahil nalaman ni Ruwidgerd ito, inubos niya ang mga smugglers, niligtas ang mga bata at dinala sila sa ligtas na lugar. Noong paalis na sila, ay nabanggit ng mga bata na may naiwan pa doon, kaya naman binalikan ni Rudy at pinakawalan ng isang magical dog. At dahil pinakawalan niya ito, naging maamo ito sa kanya. Laking gulat naman niya nung may umambush sa kanyang mga beastmen na nag-incapacitate sa kanya. Ito ang warrior chief ng beastmen na si Gaius de Dolja at ang kanyang ama na ang village leader na si Gustav de Dolja. Akala ng mga ito ay isa siya sa mga smugglers. Nalaman din natin na sacred beast pala ang aso na pinakawalan niya at nilalambing niya. At dahil doon, dinala siya sa kanilang village upang i-interrogate. Kinabukasan ay makikita natin na nakakulong sa isang cage ang ating bida. Nandun na nga siya sa village ng mga beastmen na Dolja Village. Sa kulungang ito ay nakasama niya ang isang skilled na lalaking thief na nagngangalang Gis Nokadja. Nagkasundo sila nito at tinawag pa nga ni Gis si Rudius na senpai dahil mas nauna daw siyang nakakulong doon. Kayang-kaya nga daw makawala ni Rudius sa kulungan, kaso ang problema ay hindi siya pamilyar sa lugar kaya hindi niya din alam kung paano makakabalik sa city. Makalipas ang ilang araw ay inatake ang village ng mga smugglers na ang tangka ay makapag-kidnap ng marami pang beast children. Kahit may pagkainis si Rudius sa pagtrato sa kanya ng mga beastmen, ay nakipagtulungan pa din siya sa mga ito at pinatigil ang sunog sa paligid. Matapos matalo ang ibang mga smugglers ay napag-alaman natin na ang leader pala ng mga ito ay si Gallus. Ginamit niya lamang si Rudius bilang isang diversion para mapunta ang atensyon ng mga beast warriors sa ibang lugar at kumonte ang bantay sa village. Sinugod naman ng warrior chief na si Guy si Gallus kasama ang iba pa niyang mga tauhan, ngunit magaling pala ito sa pakikipaglaban at madali lang sila nitong natalo. Dahil na-realize nga ni Rudius na si Gallus ay mahusay na swordsman at may rank na North Saint, pinag-isipan niya muna kung tutulungan niya pa ang village o hahayaan na lang niya. Ngunit biglang umatake ang Sacred Beast at tila ba nagising si Rudius at nakipagtulungan siya dito at kay Gis upang matalo ang kalaban. Kinabukasan ay nagkita na muli ang tropa at pinauliwanag ni Ruwidgerd na natagalan sila sa pagpunta dahil tinulungan nila ang mga Dedoljans na hanapin ang iba pang mga smugglers. Humingi naman ng tawad ang mga beastmen kay Rudius sa pagtrato ng mali sa kanya at nagpasalamat din sa pagliligtas sa tribo nila. Sa sumunod naman na eksena ay makikita natin ang lolo ni Aerys na si Sauros na nakaluhod at ang saasalo ng Cisse dahil sa hindi daw nito pagresponde ng maayos sa mana surge calamity na nangyari sa Fitoa region, ang lugar ng pinagmulan nila Rudius at Aerys. Inalis siya sa pwesto at inexecute sa harap ng hari. Naipit naman ang party ni Rudius sa Dolja Village ng 3 buwan dahil sa lakas ng ulan na nagpabaha sa buong kagubatan. Sa loob ng 3 buwan na yon ay naging malapit na kaibigan ni Aerys ang ilan sa mga beast children na sina Tersena at Tona, na anak naman ng warrior chief na si Gaius. Isang gabi habang nagkikuntuhan ay napag-alaman natin na kapatid pala ni Gaius si Ghislaine, na iniwan ang village nila ilang taon na ang nakalipas. Mababa ang tingin niya dito at kinahihiya niya ito. Nagalit naman dun si Aerys at nireveal niya na isang kahangahangang tao si Ghislaine na ikinagulat at ikinatuwa naman ni Gaius. Noong nalaman nito na isang warrior pala ang kanyang tita at ito ang teacher ni Aerys, ay naging interesado din ito matuto sa pakikipaglaban kaya't naging master niya ito. Makalipas ang 3 buwan ay natapos na din ang ulan kaya't naghanda na si Rudy na umalis sa village. Nahirapan naman tanggapin ni Tona ang kanilang pag-alis kaya nagkaroon sila ng hidwaan. Hinawat sila ni Gaius at nireveal niya kay Tona na nung bata din si Ghislaine ay nagrebelde ito, kaya naman hindi din naging mabuti ang kanilang relasyon at hindi niya inalam ang side niya hanggang sa pag-alis nito. Pinagsisihan niya yon ngayon, ngunit dahil sa kanyang asal ay malabong babalik pa daw ito. Nagkaayos na sina Aerys at Tona at matapos nga nun ay nagpatuloy na sina Rudius at ang tropa sa kanilang paglalakbay.
ang susunod nilang destinasyon ay ang Holy Country ng Milis. Bigla namang humabol si Geese at nakijoin sa kanilang biyahe. Pagdating nila sa capital city ng Milis na tinatawag na Milisiyon, nagpaalam na si Geese sa grupo at nagdesisyon muli si Rudius na magpahinga muna ang lahat. Ngunit habang nagde-day off ay may nasaksihan itong kidnapping, kaya't ito ay napilitang umaksyon. Sinundan niya ang mga kidnappers at kinumpronta sila sa isang laban. Nung pagdating ng kanilang captain ay lumalabas na ito pala ay ang ama ni Rudius na si Paul. Nag-usap sila sa isang tavern at kinuwento ni Rudius ang kanyang journey nang may konting excitement at pagyayabang upang maging proud sa kanya ang kanyang ama. Subalit sinabi ni Paul kay Rudius na lingid sa kaalaman niya ay pati na ang kanilang village na Buena Village ay nadamay sa mana surge calamity at na-teleport din ang mga tao kasama na ang kanyang pamilya at si Sylphie. Binanggit niya din na halos 2 taon na ang nakakalipas noong nagsimula sila sa paghahanap ng mga nawawalang villagers at kanilang mga pamilya. Tinanong niya si Rudius na hindi man lang daw ba sumagi sa isip niya ang sumulat man lang or mag-alala kung ano ang nangyari sa iba niyang mga pamilya noong mga nagdaang panahon na yun. Pinoint out niya pa na parang nag-enjoy pa ito si Rudius sa journey niya sa pagkikwento niya. Napatahimik naman si Rudius sa mga narinig niya at hindi malaman ang kanyang sasabihin. Nagkainitan ang dalawang mag-ama at nagsanhi ito ng kaguluhan hanggang sa inawat sila ng isang batang babae na siya nga pala ay ang nakababatang kapatid ni Rudius na si Norn. Matapos yon ay tila ba nagdeliryo si Rudius dahil naalala niya na naman ang memory ng pag-reject sa kanya ng mga tao sa nakaraan niyang buhay at parang nai-experience niya daw ito ngayon. Mabilis siyang umalis, nagkulong sa kanyang kwarto at na-depress sa mga pangyayari. Nakita naman siya ni Aerys kaya't kinomfort niya ito na nagpagaan naman sa nararamdaman ni Rudius. Sa susunod na eksena, makikita natin si Geese na kausap si Paul sa isang tavern. Dito natin nalaman na magkaibigan din pala sila ni Paul at parte din siya ng search party na naghahanap sa mga missing na tao sa Fitoa region. Pinayuan ni Geese si Paul na makipag-ayos na kay Rudius. Sinabi ni Paul na genius ang anak niya kaya nag-expect siya dito ng mas malaki. Ngunit pinaalala niya dito na baka nakakalimutan niya na si Rudius ay isang bata pa lamang at pinoint out niya sa kanya na si Rudius daw ay napunta sa Demon Continent kung saan napakahirap makasurvive. Ni hindi man lang daw niya masayang binati si Rudius nung magkita sila matapos ang mahabang panahon. Dahil nagilty si Paul sa kanyang mga nagawa, nagdesisyon siya na tumigil sa pagiging lasinggero at sa sumunod na araw ay nakipag-ayos siya sa kanyang anak. Medyo awkward niya ang sitwasyon dahil sa mga nangyari, pero nakita ni Rudius na sincere na humingi ng tawad ang kanyang ama at naisip ni Rudius na ayaw niya nang may maitaboy siyang tao na malapit sa kanya tulad ng mga kamalian na ginawa niya sa nakaraan niyang buhay. Kaya naman sinabi ni Rudius na magsimula sila ulit at isipan na lang nila na ito ulit ang kanilang reunion at sila ay nagkaroon ng nakaka-touch na moment. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at sinabi ni Rudius na tutulong na din siyang hanapin ang kanyang mga nawawalang pamilya at si Sylphie habang ine-escort pabalik si Aerys sa kanyang city. Nagpaalam na sila sa isa't isa at nagpatuloy na din ang paghahanap ni Paul sa iba pang mga nawawala. Nangako din si Geese na siya din ay maghahanap sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng search party. Sumakay na ng barko si Rudius papunta sa Central Continent kung saan nandun ang Fitoa region na tinitirahan nila Aerys at Rudius. Sa sumunod na eksena ay may kita natin si Roxy na bumisita sa kanyang hometown na Migard Village. Dito nalaman natin na kaya pala nahihirapan siya umuwi dito dahil feeling niya na out of place siya.
dahil wala siyang abilidad na telepathy or makikipag-usap gamit ang isip lamang. Dito sa village nila ay abnormal ka kung wala ka noon dahil halos lahat niya daw ng mga importanteng usapan sa kanila ay pinapadaan lamang sa telepathy. Dahil nga doon ay noong bumisita siya sa bahay ng kanyang mga magulang, nagdadalawang isip ito na mag-stay pa ng mas matagal dahil nararamdaman niya ang pagka-OP sa lugar na yon. Nakita niya naman ang pagkamiss at pangungilila sa kanya ng kanyang ina. Kaya naman bumigay na din ito at sila ay nagkaroon ng heartfelt reunion matapos ang 20 years ng hindi pagkikita. Kinabukasan, habang nag-uusap, ay na-reveal ng kanyang ama na napadaan na daw sina Rudeus doon sa village nila 2 years ago na nagpagaan naman sa loob ni Roxy. Masaya siya dahil safe daw si Rudeus. Matapos ang ilang sandali o mga araw ay nagpatuloy na ang paglalakbay ni Roxy kasama sila Elenilis at Tolhand upang halugugin ang iba pang mga lugar sa Demon Continent para mahanap pa ang ibang mga nawawalang mga tao. Balik naman kay Rudeus at lumalabas na nagpakita na naman sa kanya ang Human God at nagbigay ito ng instruction upang mahanap at mailigtas si Lilia at ang kanyang isa pang kapatid na si Aisha. Pinapunta siya nito sa Kingdom of Chiron para sundin ang sinabi ng Human God. Pagdating doon ay nagsulat si Rudeus ng letter para kay Roxy dahil sa pagkakaalam niya ay isa pa din siyang magic teacher doon ng royal family. Specifically yung prince doon na si Pax Chiron na isa ding manyakol na bata na crush si Roxy. Habang nasa labas siya ay may nakita naman siyang bata na hinahabol ng mga guards ng palasyo kaya iniligtas niya ito. Nalaman niya na ito ang kanyang kapatid na si Aisha, ngunit hindi niya na-reveal ang kanyang identity dito dahil isa yon sa bilin ng Human God. Habang nag-uusap ay na-realize ni Rudeus na hindi pala maganda ang tingin ni Aisha sa kanya. Hindi daw siya nag-a-agree sa mga kinwento ng kanyang nanay na si Lilia na amazing person daw ang kanyang kapatid na si Rudeus dahil nakita niya ang box nito na naglalaman ng isang panty. Naisip nga din ni Aisha na isang manyakol si Rudeus. Totoo din naman yun. Doon din na-realize ni Rudeus kung bakit binilin sa kanya na huwag i-reveal ang identity niya. Matapos ang ilang sandali ay inimbitahan si Rudeus sa Royal Palace. Pumunta naman si Rudeus doon dahil akala niya na pinapapunta siya ni Roxy gawa ng letter na sinulat niya. Ngunit nung pagpunta niya doon ay isa lamang pala itong trap na sinet up ni Pax. Makikita din natin dito na hostage niya si Lilia. Ayon kay Pax ay gagamitin niya si Rudeus bilang pain upang mapabalik si Roxy doon sa palace at para maging asawa niya ito. Habang nakakulong, binisita siya ng isa pang prinsipe ng Chiron Kingdom na si Zanoba habang hawak-hawak ang Roxy figure. Nalaman natin na si Zanoba pala ay isang big fan ng craftsmanship ni Rudeus at nagmamakaawa pa ito na gawin daw siyang disipulo at turuan siya kung paano gumawa ng ganon. Tinrade pa ni Zanoba kay Pax ang trusted servant niya para doon sa figure na iyon. Nagulat naman si Rudeus na pati doon sa Chiron ay umabot ang gawa niya. Sinabi ni Rudeus kay Zanoba na kailangan niya siyang pakawalan doon at si Pax ang susi upang makalabas siya doon. Nangako naman si Zanoba na siya ang bahalang mag-ayos ng sitwasyon na yon. Sa sumunod na eksena, binapakita ang mga guards ni na Pax na nakikipag-deal kina Ruijard upang matulungan sila na palayain ang kanilang mga mahal sa buhay na kinidnap ni Pax. Dinala sila noong mga yon sa palace upang gawin ang plano nila. Balik naman tayo kay Zanoba at makikita natin na dinala niya ang kanyang kapatid na si Pax upang pakawalan si Rudeus. Dito na nga din natin nalaman na si Zanoba pala ay napakalakas at isang tinatawag na Blessed Child na itinuturing na isang malaking military prized asset sa isang nation. Kaya naman mostly ay hinahayaan lang ang mga ganito na gawin ang kahit anong gusto nila. Kilala din siya doon sa kingdom bilang The Decapitating Prince dahil napakadali lang sa kanyang himayin ang mga katawan ng mga tao gamit lamang ang kanyang mga kamay.
Dahil sa takot ni Pac sa kayang gawin ng kanyang kapatid sa kanya, bumigay na din siya at pinakawalan niya si Rudeus. Dito din nalaman ng ibang mga tauhan ni Pax na naligtas na din pala nila Ruijard ang kanilang mga pamilya, kaya naman tumigil na din sila sa pagtulong sa kabaliwan ni Pax. At dahil naayos na nga ang lahat, inarrange na nila ang paglalakbay nila Lilia at Aisha papunta kina Paul. Bago umalis, ay binalik na din ni Lilia ang prized possession ni Rudeus na panty ni Roxy. Nakita din ni Rudeus ang isa pang item doon na isa naman palang regalo sa kanya ni Sylviette para sana sa kanyang 10th birthday dati. Binigay naman ni Rudy kay Aisha ang kanyang forehead protector bilang remembrance sa kanya at sinabing baka ganun lang din naman ang ginawa ng kuya niya kaya daw siya nagtabi ng panty. Habang paalis, nagpaalam si Aisha at humingi ito ng sorry sa mga nasabi niyang masama tungkol kay Rudeus. Dito din na-reveal na alam niya naman pala ang identity ni Rudeus bilang kanyang kuya noong simula pa lamang. Bilang pagdisiplina naman ng hari ng Chiron sa kanyang mga prinsipe na anak, ay pinadala niya muna sa ibang lugar sina Pax at Zanoba. Nagpatuloy na ang paglalakbay ni na Rudeus hanggang sa may nasalubong silang lalaki na nagngangalang Orsted. Siya ang Dragon God. Konting kaalaman lang sa mundong ito ay may 7 malalakas na individual na kinoconsider na ang mga pinakamalalakas sa mundo. Tinatawag silang The 7 Great Powers. Nandyan ang North God, Sword God, Death God, Demon God, Dragon God at ang pinaka nasa taas ng ranking ay ang Technique God. Bale, ang Dragon God ay ang rank number 2. Balik tayo sa kwento at makikita natin na hindi makagalaw sa takot si Ruijard at Aerys. Si Rudeus naman, kahit may nararamdaman ding takot ay kinausap pa din si Orsted. Sa usapan nila ay tila ba malalaman natin na parang alam ni Orsted ang buhay ng lahat ng tao sa mundo, ang mga abilidad, mga nakaraan, maging ang mga hinaharap nito. Ngunit pagdating kay Rudeus ay wala siyang kaalam-alam at wala siyang makita na nagpataka sa kanya. Habang nag-uusap ay napagtanto ni Orsted na si Rudeus daw ay isang apostle ng Human God na kanya palang mortal na kalaban. Inatake siya nito at sinubukan siyang protektahan nila Ruijard at Aerys, subalit ginawang bata lang silang tatlo ni Orsted at madaling tinalo. Ilan pang sandali ay pinuruhan na nga ni Orsted si Rudeus. Noong nasa bingit na ito ng kamatayan, nagkita sila ulit ng Human God. Inireveal niya kay Rudeus na wala daw talaga silang palag doon dahil kung tutuusin ay si Orsted ang pinakamalakas sa combat sa lahat ng 7 powers kahit number 2 lamang ito. Nasabi niya din na may curse si Orsted na naglalagay ng pagkatakot sa lahat ng makakakita sa kanya. Tulad niya nung nakita natin kina Ruijard at Aerys at tangi si Rudeus lang ang hindi naging apektado doon. At dahil sa pag-iisip na patay na siya, nagpasalamat na din si Rudeus dahil nabigyan siya ng second chance in life at nagpaalam na siya. Subalit, imbis na mamatay ay bigla itong nagising sa real world at sinabi sa kanya ni Aerys na pinagdanggol siya ng kasamahan ni Orsted na si Nanahoshi at hinayaan siyang mabuhay. Kinagabihan ay na-reveal ni Rudeus kay Ruijard ang existence ng Human God at shinare niya din sa kanya na may sinabi ito na nawawala na ang curse ng Super Dris na nagsasanhi ng pagkagalit ng tao sa kanila. Sa sumunod na mga araw ay dumating na sila sa hometown ni Rudeus na Buena Village at doon nakita nila ang destruction nito na nagpareminis ng mga alaala sa ating bida. At dito din sa parte ng storya na ito ay sinabi ni Ruijard na lumakas na daw sila Aerys at Rudeus sa paglalakbay nila at hindi na nila siya kailangan. At dahil nga natupad na ni Ruijard ang pangako niya sa kanila, ay nagkaroon na din sila ng heartfelt na pamamaalam na may pangakong magkikita din sila ulit someday. Nagpatuloy na muli ang journey nila Rudeus hanggang makarating na sila sa City of Roa na hometown naman ni Aerys. Ito din ay wasak na. Dito, sila ay na-reunite kay Ghislaine at sa loyal servant ng pamilya ni Aerys na si Alphonse.
Subalit matapos ang masayang reunion ay ibinahagi ni Alphonse ang malungkot na balita na pumanaw na daw ang kanyang mga magulang noong tumama ang mana surge at ang lolo niya naman daw ang nadiin sa pangyayari at nakaharap ang execution. Nabanggit din ni Alphonse na may wedding proposal daw galing sa ibang branch ng Grey Rat family na nagbibigay opportunity upang ma-maintain ni Aries ang status ng kanilang pamilya. Nagalit naman si Ghislaine sa narinig niya na yon. Maya-maya ay nalaman din ni Rudeus na hindi pa nabibilang si Sylphiette sa mga na-confirm na patay, ngunit hindi pa rin alam ang kanyang lokasyon. Kinagabihan ay binisita ni Aries si Rudeus sa kanyang kwarto at inoffer ang kanyang sarili. Kahit sinubukan pigilin ni Rudeus ang kanyang sarili ay hindi na din niya kinaya at naglaro na sila buong gabi. Kinabukasan ay masayang gumising si Rudeus ngunit bumiliktad ang ngiti niya nung malaman niya na mag-isa na lamang siya at sina Aries at Ghislaine ay naglakbay sa hindi nila binanggit na destinasyon. Dahil nga doon sa pangyayaring yon, ay ilang araw na depressed si Rudeus at hindi makaalis sa kama. Dito din ay naalala niya ang kalungkutan at loneliness niya sa past life niya. Sa sumunod na eksena, makikita natin sina Aries na naglalakbay kasama si Ghislaine upang magpalakas palalo nang sa susunod na pagkikita nila ni Rudeus ay kaya niya na siyang matulungan sa mga kalaban tulad ni Orsted. Si Ruigerd naman ay makikitang tumutulong sa ibang mga merchants or adventurers at pinagtatanggol niya ang mga ito sa mga monsters. Nagulat at natuwa din siya na kahit na inireveal niya ang kanyang identity bilang isang supergian ay hindi na natatakot ang mga tao at mas nangingibabaw ang respeto at pagtanaw nila ng utang na loob sa kanyang pagtulong sa kanila. Sila Zanova at Giz ay nagpatuloy sa kanilang mga paglalakbay habang inaalala ang sandaling pagkakilala nila kay Rudeus. Sa Dolja Village ay patuloy ang training ni Tona kasama ang kanyang ama na si Geis. Si Roxy naman ay na-encounter ang Demon Empress na si Kishirika na nagbigay ng Demon Eye kay Rudeus. Tinulungan din ito ni Roxy na bayaran ang kanyang napakalaking utang sa bar at bilang gantimpala ay ginamit niya ang mga mata nito upang matunton ang lokasyon ng pamilya ni Rudeus na ilang taon na ding hinahanap nila Roxy. Nalaman ni Roxy na ligtas na sina Aisha at Lilia. Ang nanay ni Rudeus na si Zenith naman ay nasa Rapan Town na nasa Begarit Continent. Dahil sa impormasyon na iyon, ay umaksyon agad sila Roxy at nagplano na pumunta sa Begarit Continent. Habang si Rudeus naman ay depressed pa din at hindi makabangon. Naalala niya ang kanyang ina na si Zenith at kailangan niyang mag-push through upang mailigtas ito at maprotektahan na nagbigay sa kanya ng motibasyon upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa susunod na eksena ay makikita natin si Sylphiette na ngayon ay may white hair na at kinoconvince ang isang grupo na i-recruit si Rudeus. At doon na nagtatapos ang season 1 ng napakaganda at epic na anime na ito. Napakadami pa ang hindi natin nalalaman dito at aalamin natin sa mga susunod na season or manga chapters. Dahil napanood mo na to, ay mas magkaka-understanding ka na sa mga characters at storya ng mundong ito na pinagpapatuloy ni Onii-chan Shinha sa kanyang mga manga chapter review. Ngunit may konti pa akong gagawa na ilang episode sa season 2 ng anime kung saan pinakita ang ilang mga kaganapan bago pumunta sa Ranowa Academy si Rudeus na i-discuss ko soon dahil hindi na namin yung sinama sa manga review. Kung gusto mo maging updated sa mga bagong videos namin about Jobless Reincarnation at iba pang magagandang anime, ay i-check mo lang lagi ang playlist tab at bantayan ang mga bagong updates dito. Salamat sa panonood, Onii-chan.